God shall likewise destroy thee forever. He shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living self. Muna the righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him. Lo, this is the man that made not God his strength, but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Sabay-sabay. I will praise thee forever, because thou hast done it, and I will wait on thy name. For it is good before thy saints. Let us verse 1. Sabi niya, why boldest thyself in mischief? O mighty man, the goodness of God endureth continually. Let us pray, Lord. Mga salamat sa iyong salita. We pray na kayo magpala. Nagpaunawa sa amin, Panginoon, na bagamat na hindi naman ito sa church namin ay problema, but still, may problema sa libutan. At possible maka-employ sa amin ito, Lord. Minsan ay pailalim, Lord. Hindi masyadong alata sa umpisa ng mga kabataan. Never kaming maging boasters, magpapansin, Panginoon, at show off, hanga, Panginoon. Intindihan namin ito ay hindi maganda. At ito ay dapat iwasan, Panginoon, at sa iba rin. Tulungan namin iba, Panginoon, hindi namin kasi tanggalikin yung mga yan. Lalo silang encourage, Panginoon, sa wickedness na ito, Lord. So, gamitin lang kami about isa. Again, tawarin niyo rin po kami sa maraming pagkukulang namin, kasalanan, katulad nito minsan na to some degree, ay ito'y guilty rin kami. So, ilang po, Lord, kayo magpala sa aking pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Sinong wala dito kanina umaga? Sa pangilang, okay. Ulitin natin lahat. Let's mabilisan lang natin. Sa title natin, papansin ka ba? Subtitle, avoiding or avoid being attention seekers. Tinignan ka rin, sinabi nyo, cloud chasing. Parang may ibang ibig sabihin pala yun. No? Parang sinisira mo yung iba. Okay, para ikaw yung may sapul din yun. Pero ito yung talagang papansin. Alam nyo naman yung mga papansin. Eh. Maingay, gumagawa ng bagay na para sila mapansin. Yung katulad yung mag-Facebook ad pa. Okay lang sana yung business naman, walang problema eh. Pero, maayos na business. Iba, marami nag-succeed dyan. Kasi kung the more na mapansin ka nga naman, of course, may influensyan mo yung iba na bumili ng produkto mo naman yan. Pero tinutukoy natin ngayon yung sabi natin kanina umaga, hindi yung laro eh. Okay? Lalo yung method mo is paano ko pansin is nga, makasalanan, makasarili, shadong self-centered, focus sa sarili, and then even worse yun nga, may manipulation. Mga bata pa kayo, alam nyo na yan. Kaya tinatakil at dito again, nasabi ko sa inyo, wala na masyado ditong papansin eh. Tinitingnan ko, wala. So that's good. Maintain natin ganyan, huwag tayong ma-influence dyan. So, hindi, yung iba naman masyadong dinadamay lahat, as in masama lahat ng internet, masama Facebook. So, gamitin natin sa tama nga. Nabanggit ko sa inyo last time, dati against din ako dyan, nakakasawa, walang kwenta-kwenta. Pero yung mga panahon na realize ko na yung mga ibang friends ko, ganun, ginagamit nila sa maayos, mag-warning, mag-preach, mag-encourage, so pwede rin. Ganun gawin natin, hindi tayo mapansin. Okay. So malaking pagkakaiba yun. Sana napansin natin yun. Ngayon ng umaga, dinefine po natin. Ulitin ka, papansin ka ba? Avoiding attention seekers, soft boasters. Ibig sabihin, minsan hindi kahalatang nagmamalaki, pero ganun pa rin. Introduction kanina, makita-kita sa mga pinopost natin. Ngayon, kahit mga bata kasi nagkaroon tayong platform para mapansin, nagamit naman yan. Mag-ingat. Okay, so inisesa natin kanina umaga yung as in category ng mga pinopost basically, no? Kasi pa may arang tinanggal mo ibang mga post mo dati. Ayan. Sinabihan ko ito, naalala ko, nag-TikTok po sabi ko. Eh, siya, parang ano lang kasi sa inyo, di ba? Parang laro lang eh. Eh, bata eh.
Yun. Ha? Oh, marami kayong dapat i-delete. Tingnan nyo minsan. Ikaw? Okay, so madalas, pag nagmamalaki ko sa nakapunta, eh, lalo yung iba, pag alam mo, kultong-kulto, pera yung nakalagay eh. Oh, may pera ka na bukas, type amen. Mga ganun, mapansin lang. O syempre, kahit paano, pag mga andami syunga-syunga dyan, pag may mga nag-alam nyo naman yung algorithm ng ganyan, di ba? Mapapansin at mapansin ka pag maraming na gano'n. Kaya ginawa rin natin yung last year. Naalala nyo sa ating, ano, anniversary na tayo sa ating Halloween, di ba? Naalala nyo, meron tayong challenge dyan. Yan. So, kahit paano, nakakadagdag po yun sa views natin. So, pero meron tayong purpose na maganda na to warn. Kasi nga, unfortunately, may parisyonga-syonga, even kahit mga Kristiyano, naikisaw-saw dyan. Kasi ang style ng demonyo, ganun. Kaya yung mga bakla ngayon, meron pa silang mga coming out kahapon ba yun? Coming out din, kasi naulo talaga itong mga ito. Talagang ina-encourage nila yung mga, kahit hindi naman bakla, parang ano lang, eh, baka bakla ka, sige na. Uso to ngayon. Nagsabi ka na, parang ganun. Kasi naulo eh. So, tayo, ginagamit natin sa tama. Okay, kasi ngayon tayo galit sa mundo. So yun, so very, be very careful. Ano pa yung mga kategory na ginagawa nilang yung pahanga, kahit minsan, paparinig. Ang dalas niya, no? So wala siguro mga sa paparinig kung tama naman yung intention, o tama talaga. I mean, iba kasi, ang hirap na may mention mo lagi, pag siningil out mo naman, kaya again, ingat-ingat lang. Mamaya, mayroon tayong points para sa ganun, no? At nabanggit ko kanina umaga, yung pinaka huli natin dito, tinali, yung klase ng pagbobos na maganda, pinakita sa Bible. No, medyo counter ano siya, intuitive, pero pwede rin eh. So again, ano yung boasting, mayabang, nagmamalaki, attention seeking, naghahanap ng papansin, nagpapapansin. By the way, kung asawa mo yan, hindi mo sa mga papansin sa asawa mo. Huwag lang masyadong ano. Huwag lang office hours or so. Normal yun. Okay, nanay mo yan, tatay mo yan, anak mo yan. Ganun yung pagmahal sa buhay. Okay, may ganun talaga. Huwag tayo masyado suplado. No? Wala problema dyan. Then, na-define din yung pump na sinasabi, yung kanyang Bernice. Yung forma ng susto, pa-forma, pa-impress, di ba? Naalala ko tuloy yung mga, yan yung mga yaman, pag ganyan, may mga occasion sila, di ba? Pagandahan ng damit, mamahala, pinag-uusapan pa yun, eh. Ewan ko, may mga taong ganun, eh. Ano ba, sinutigan niya, magkano yan? Feeling, di ba, kamarang, bayaran din natin yung mga ganun, kasi ganun po yan, pag marami lang kayo, pag marami pinag-uusapan yung isang bagay, eh, baka hindi interesado, ay, ganun pala yun. Siya pala yung artist ng ganun. Ito pala yung ginawa niya. Mga style yan eh. Kaya tayo halos lagi ginagawa dito. Nalabanan natin yun. Kaya kahapon nga, nag-uusap yung mga kabataan sa likod ko. Yung One Piece. Ano kaya ito? Ano kaya mag-ano to? Kung Bible story nila sana binasa nyo, tuwa pa ako eh. Alam mo ba si ano? Si Samson? Gaano kalakas? Ganito ginawa niya, binuhat niya yung pillar at saka ginuhat niya yung stocks. Tapos, oh, yun na lang, huwag na si One Piece, ano ba yun? Mapangit ng mukha nun eh. Nabutang ko pa yun, ayoko pa nun kasi ganun. Ano ba kwento nun? May powers ba sila? Bakit? Saan ang galing? Demonyo. Demonyo? Okay, tawin nyo na. Ha? Pero ang ano ko din, parang mga pirata sila dun, di ba? Hinahanap po nila yung One Piece. Ano yung One Piece? Hina po yung hinahanap nila na mga treasure. Eh, ba't sila nagkaroon ng power? Paano? Nakita nyo yan? Actually, alam niyo yung mga sanlibutan, ginagaya nila yung Bible din eh, pero hindi nila magaya, una. Totoo yung Bible. Ito yung mga ano no. Ito sa pamilya, hindi naman nood din no. Mga pinapadma anime.
Mga love, ano ata ay napanood mo. Yung panahon namin, yung mga kahit pa na corny ka mo. Hindi ganyan kalala. Adventure. Kasi ginagawa nila, hinahalo nila ngayon yung masama't mabuti, di ba? Parang naririto ka na ngayon. Eh kahit pala loko-loko. Pwede maging hero at walang reprobate sa bahay. Ano eh? Walang reprobate dyan. Kahit si Darth Vader, naligtas pa eh, di ba? Nagbago pa eh. Iruin mo yan. Kilala niyo ba yan? Hindi wala. Ah, huwag lang kilala nun. Hindi. Una ang naasa, tapos salip na patay na lang. Di ba? May mga ganun eh. Patay mo na, wag! Eh, sobrang wicked nun eh. Huwag natin patayin. May pag-asa pa. Ganun. Para niloloko tayo nun eh. So, kaya... Bible na lang pag-usapan niya, pwede ba? Kaya tuwa kay Stephen nga, nakita ko ngiti-ngiti hanggang tinga eh. Pag... anime lang pala ano nito. Bible na lang, ayan. So anyway, kaya kalabang ko yung mga yan eh. Hanggit ko ano eh. Na-entertain ko kayo, inaagaw ko kayo dyan eh. Hindi madali. But anyway, pasa tayo sa mga points natin. Anyway, ito pala yung kanina umaga, may mga worldly ano tayo, examples. Nakita natin yon yung kay Bernice nga, tsaka kay Agrippa. Wala pinakita dito ng figure, images na. So, okay lang, imagine nyo. So, alam nyo yun, nakikita nyo naman yan eh. Yung biblical examples, so yun. Dating mga points actually, may nasa 10 points. At tapos natin yung 4 kanina. So, reasons why we should avoid boast. Being boys boasters, magmayabang, magpahanga, magpapansin, basically. So number one, it is wicked and evil. Nakita ng Psalms 10 sa James 4. Yun ang sinabi sa Bible. Wicked, iniquity, wicked, evil. Yun ang sabi doon. Masahin ko na mabilis para kayo kami. Sabi dyan, Diyan, for the wicked boasted in his heart's desire. Of his heart's desire. So, kung ano gusto niya, nagmamalaki niya, pag nakaptan niya yun, magmamalaki pa para gumaya yung iba. And then, point number two, encourages covetousness. Kasi, sabi diyan, binebless mo yung covetous. Pag ikaw ay mayabang din, nagkaano na kayo, nagyabangan na kayo, pag nagkakaroon kayo ng parang agreement. Pag binibili mo yung produkto nila, kayabangan, mayabang ka rin, mayabang din sila. So, ayaw ng Diyos yun. Pangatlo, the Lord hates it. Nasa listahan niya ng mga ayaw ng Diyos sa Romans 1 at 2 Timothy. And then, number 4, ito, ulitin natin, pare pame, 49. Ang gandang points din kasi ito. Sabi dyan, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Karamihan kasi na mayabang, mayaman, kaya karamihan ng mayaman, di lahat, pero karamihan. Karamihan ng mayaman, mayabang. Sabi dyan, sila nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Sabi 7, none of them can by any means redeem his brother. So, andun yung contrast, kahit napakayaman mo, pagdating sa mga mahalagang bagay, hindi mo magawa kasi yung pera mo hanggang saan lang yan. Eh. Hindi yan makapagligtas. Hindi yan makapagligtas. Yung ganun. So, point number 4 natin, it places your confidence in the wrong things or matter. Ganyan po yung pag-iabang. Kasi feeling mo, kasi pag nakapapag-iabang ka na, hindi ka na down. Ganyan po yan naman sa iba-iba na walang mapagmalaki, naghahanap siya na magpapalaki niya. At pag nagmamalaki na siya, kahit isa, dalawang bagay, feeling niya na-uplift siya, di ba? Hindi siya down. Amen? Naisip ka ba, Mark? Anong example na? Kunwari, sa klase, ano ba yan? Tapo? Anong tawag sa mga banong sa klase? Masakit ba? Huwag niyong mag-ayos tayo, okay? Anong tawag niyo? Ropol. Sa kanina? Huwag niyong patapo. Ha? Voice at the back. Voice at the back.
Yung talagang masakit, ano, na parang walang pag-asa sa school. Pero sa ibang bagay, mag-ayabang yan. Either, sorry, magaling ka. Sports, iba naman, mga babae, ganun. Pogma naman, pogma. So yun, so kaya, huwag mo isipin mag-ayabang lang. Yung mga ginagawa mo, ina-involve mo yung sarili mo, siguraduhin mong may patutunguhan tama sa harapan ng Diyos, hindi yung sa harapan lang kung sino. Ayun, may humanga sa akin. Nakalala ko ito rin siya. Isang inaaral ko yung mga si Madonna daw. Matalino daw yun eh. Yung sabi. Pero bata pa, malandi na daw talaga. Well, syempre, nakakilala na kung sa, ano, sa Hollywood. Eh, nagkasundo, kaya yumaman yun. Kasi mga siraulo din yung mga naging, ano niya, benefactor doon. So, so yung kaya mag-iingat kayo. Kung may kailangan na kayong ayusin, ngayon pa lang, ayusin nyo na. Hindi na sabihin yung mayabang kayo. Kala, tini-stricto ang kayo dito. Kasi pastor, sa church, ayaw ng ganito ako. Gusto kong ganito. Maghahanap ka na ang kakampi mo sa labas. May mo, may makikita at may makikita ka. Pero tanong, makapabuti ka ba? So, iwasan natin maging mayabang. At pahanga at papansin. Ayun, so ano yung mga places of confidence dapat tayo? Soul winning. Kaya nakita nandito, may reference yan sa kaligtasan. Hindi mo may liligtas doon ang pera mo yung kapatid mo, mahal mo sa buhay. At sabi mo dyan, for the redemption of their soul is precious. Napakalaga ng kaluluwa. And it sees it forever. Nawawala yan pag nasa impyerno ka na, forever na yun. Hindi na yan maliligtas. Kaya, huwag tayo mag-focus sa mga maling bagay. Okay? Tandaan niya po lagi yun. Move on na tayo sa point number 5. Binasa natin 52, sabi dyan, why boasted thyself in mischief? O parang point number, ano din to? Number 1, no? It is evil and it's wicked. So sabi dyan, O mighty man, the goodness of God endureth continually. Ano yung sabihin nun? Yung goodness of God endureth continually. Anong kinalaman nun sa topic natin? Sinasabi po yan dyan, kasi may mga tao nga, kaya may isang pasasabi niya, salamat na lang, hindi ako perfecto. Totoo naman yan, si Pastor Lagi sinasabi yan, kasi baka pag perfecto siya, kasi magaling siya sa shooting eh. Pero ang liit ni Pastor Lagi, diba? Pero magang galing mo talaga mag-shoot, sabi niya, lagi niya sinasabi. Pero yung pag naging matangkad pa ako, di, yabang ko na. Ganon din yung ibang pastor sabi ng isang pastor naman, nung bata daw siya, ano siya eh, marami siyang ano sa mukha. Yung mga taong ganyan, di ba? Labas ng labas pala sa newsfeed ko rin yung mga pampano ng mukha eh. Ewan ko, na-spyan ako nung telepono ko. Ganyan yun. May nakita sa yung ano, ito yung produkto para sa'yo. Ganyan mga telepono ngayon. Anyway, hindi ba nasabi yun? Yun, yung pasto sabi niya, nung bata siya, tigidig siya. Yan ang tawag sa amin. Anong tawag sa inyo ngayon nun? Sa amin, di ba, tigidig? Mga tantad ng ano. Anong tawag sa inyo ngayon dun? Bako-bako. Bako-bako, parang buwan. Sa amin, tigidig yun. Hindi ko narinig ngayon yun. But anyway, tapos nung nag-ano na siya, medyo tumanda siya, nasa 20s na siya, nawala na. Mayroon kasi panahon lang yun eh, di ba? Minsan. Ano nang pumalit naman sa kanya daw is basta may sakit siya sa throat, parang ganyan. Okay, so, hinahayaan talaga ng Diyos na hindi tayo perfect na parang hindi tayo maging mayabang. Ito siya, ganun siya sabi dito, kaya may sabi siya, oh mighty man, bakit ka nagmamalaki? Okay, magaling ka at parang ang buti ng Diyos sa'yo ngayon yun. Pero, ngayon na, no? Kaya ang point lang natin dyan, number 5, madalas ay hindi, it is almost always associated with sin and pride. Ganyan po yung pag-iyabang. Pag mayabang ka, madalas punong ka ng kasalanan nun. Biruin mo, hindi mo wala naisip na hindi ka dapat mayabang. Eh, very basic yan, kahit nanay, tatay mo, kutosan ka pa niya pag maangas ka, di ba? O bakit ay yabang mo? Kasalanan, nag-abound yan, and then pride. No, mighty, or mayaman. So bakit di tayo maging mayabang? Madalas ay hindi, yan ay associated sa pride and sin. Okay, mayroon tayong mga supporting dito. Related passages, sabi po dyan, how long shall they utter and speak hard things, and all the workers of iniquity boast themselves?
So, yan, yung pagbo-boast, nabag ganun, a work cause of iniquity. Kakasama yan eh. Pag nagbo-boast, madalas ay hindi, again, hindi lagi. Pero madalas, mayabang, mapansin, may tumatakbo sa puso't isipan yan, hindi maganda. Hindi sinabi dito exactly, pero alam nyo na siguro din. Ano yung pag, ano yung kasalanan ng mga pahanga minsan ng ano? Ang abisyo, kunwari. Yan, may bisyo siya, inom. Anong kasalanan nasa puso nun? Bakit niya pinapakitang ganun siya? Yun, relax, relax. Yun ang nasa utak nun. Diba? Ang tawag din yung comfort. Wala namang masama sa comfort, pero hindi na pinipreach yun. Binibigyan lang tayo ng rest ng Diyos, di ba? Pero hindi yung... Ako, relax ako sa buhay eh. Yan, naintindihan niyo ba yung... Ah, sige, isa, ano pa yung mga... Yung naalala niyo kanina mga dinidisplay? And then, ano yung kasalanan na sa puso nun? Ano yung mga example natin kanina? Nagpapamahanga ng saan siya nakapunta. Ano yung, nasa, ano, kaya, ano yung kasalanan kaya pumupuno sa kanya nun? Ha? Kayabangan. More on, kayabangan saan? Ha? Nakamit. Ano pa? Ako? Ha? Pera. Alam nyo kasi, di ba sa mga pagbakasyon-bakasyon eh, di ba? Kapag pag ikaw yung walang extra, wala ka, bahay ka lang, tabaw, tain, tapos na. Salamat sa Diyos kung gano'n. Pero, magpapakabakasyon ka, ba? Mayroon kang extra pera. So again, di sana masama, pero hindi na pinapamahanga yung gusto mong relax. Relax ka, masalamat ka sa Diyos. Hindi display mo pa dyan yung mga katrabaho mo. Sana all. Ganun, ganun yan eh. Ay, may trabaho ka pa dito. Iniiwan mo, di ba? Hindi na sumama pa loob sa'yo. So, ano ba? Yung mga kanilang sample. Pinamamahanga. Pagkain, ganun din. Pera din yun. Magluton eh. Pwede rin ganun. Ano pa? Ano? Ha? Wordly song. Eh, sabi mo? Oh, yun. Maraming nakapaloob dun eh. Ano pa yung specific na nabigyan tayo kanina umaga? Talino. Anong iniquity nun? Yung mga kasalanan nung pinapamahanga niya yung talino niya? Ha? Mataas. Very good, no? Sa tabaho, ganyan yan. Minsan, out of nowhere, magabayabang. Alam nyo ba na ganito ako ganyan? Sige lang, iba. Hindi ka agad makapromota ganun. Matagal yan. Kailangan patunayan mo yung sarili mo. Pero iba, ganun style kasi. Para gala mo. Ano, ano pa? Ano yung pinapamahanga kanina umaga? Ha? Damit. Ganun din, payata na naman yun, no? Tsaka ano pa? Pami? Gamit, payata na naman yun, no? Or pride, ano pa? Madalas, bahay, payata na naman. Covetousness. Ha? Papakulay, papansin. Beauty, yan ang inaintay ko. Yan ang last talaga dyan, eh. Di mo wala naman sa maging maganda ka eh. Tumapahanga pa. At again, buti kung matatapos lang sa ganyan, sa pakit lang. Hindi matatapos sa ganun yun. Pupunta sa last yun, di ba? Alam na pa yung TikTok na yan, sayaw na yan. Sayaw lang yan sa umpisa, pero hindi natatapos yan dyan. Kaya pag nakikita ko, kahit mga mabata pa, kala nila laro lang yun. Hindi laro yan, okay? So yun lang siya ito, nag-iayabang sila kasi... Pinupuno sila ng kasalanan. Ang point natin, again, it is almost always, hindi nang laging-lagi, pero halos, lagi, yung pagmamalaki, associated yan sa kasalanan tsaka sa pride. Diba't mo gagawin yun? Though hindi masabi ng ibang tao, ramdam nila yun. Huwag ka na magyabang, huwag kang papansin. Amen? Amen. And then, meron pa tayo dito ibang related passages. Sabi dito sa 97.7, sabi dito, confounded be all day that serve graven images.
that boast themselves of idols worship him, only gods. Okay, nabagay dyan, boast themselves. So, anong pinagmamalaki mo dapat? Kahit na paano yung pera ka, kasi blessing din minsan yan, di ba? Pero ito, pinagmamalaki, idol. So, di ba katangahan yun eh? Ginagawa pa nila yan? Tingnan mo sa newsfeed mo, gano'n na naman. Catholic eh, siyo, sabi nung isang post, nakakatindig ang balahibo, di ba? Parang kailan lang sa bandang Bisaya sa Atayan. Kasi ang daming dumalo sa kanilang mga pagano. Pinarada kung ano yung idol nila, sabihin, ano, praise the Lord, amen. Ha? Pinagmamalaki nila yung kamalian nila. Oh. So kaya, sige, nagamit nila minsan yan. Nabanggit ko na kanina yung, para hindi ka ma-down, pinepeke mo yung confidence mo. Yan. Kaya kahit alam nilang bagsak na bagsak yan sa Bible, yung Catholic, babalik ta nila, sabi niya, proud na proud kami, maraming dumalo. Tama ba o mali? Dapat ganun muna ang tanong, hindi yung maraming dumalo. Maraming din sa impyerno eh, tao. Sabi ni Jesus, maraming pupunta dun eh. And then another supporting dyan is, last for this point, sa Proverbs na tayo. Sunod-sunod lang po ito eh. Almost sequential to. Sabi dito sa 20:14. Alam ko, mahilig si Bad dito. Pakibasa niya, ready, go. It is not, saith the buyer, but when he is gone his way, then he boasted. May pangang water, sorry, may kumuha ng tubig ko. Intindihan niyo ba? Wala yun, wala yun. Yung bumibili daw, wala daw yun, wala, walang kwenta. Pero pag nabili nila sa maurang halaga, magmamalaki siya. So, ano sabihin niya, parang meron mga post din ganyan eh. Pag bibili daw sa, ano, tinatawaran pa, kunwari, itlog. Bibili ng itlog, ang mahal naman. Eh, siyempre, nagbebenta, ay, benta rin yun, di bibigay sa'yo ng mura. Mura naman niya, huwag kong bilhin yan eh. Ah, sige po, bilhin niyo na po, ganyan. O, di, binili mo na. Pagpunta mo sa kaibigan mo, ang yaman mo naman, tapos kung anong pinagbibili mo, so, alam mo ba yung itlog na pili ko sa halagang ganyan? Ah, ganun. So, parang ganun sinasabi dito. So, anong point dito? Ano pa rin tayo sa sino? Parang take advantage siya. Thank you. Yun po yung lesson dyan. Okay, so again, hindi masamang tumawa, nung masama minsan yung sagad na yung tao. Alala ko tuloy si Daddy kasi, diba, nag-repair kami ng ano, minsan para lang may ano, kaysa walang magpa-repair, diba? O sige po, kung magkano kaya nyo. Kaya ngayon, di ako tinitipid yung mga ano, may mga mekaniko. Sabi ko, presyohan mo ako. Kasi ang hirap nung ano, diba? So, pero again, huwag ding abusado. Si trade yan eh. Okay, again, tingnan natin kung ano yung applicable. So, ano ni number 5 natin is almost always associated with sin. So, kaya nagmamalaki yung, ay, nabili ko yung ano. Ay, binay mo, natawaran ko si kuya doon, no? Kawawa naman, di nga naawa eh. So, iwasan natin yung mag-boast kasi minsan baka pag malaki ka lang, gagawa ka ng, anong gagawin mo para makapagmalaki ka? Gagawa ka isang bagay na hindi kaya ng iba. Nagis niyo ba yun? At minsan, including doon yung pag salaula sa ibang tao. So, iwasan natin yun. Nakuha niyo sana yun. Marami pa to. Number 6. Ibasa niyo po ito sa 27:1. Ready, go. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag kang magyabang ng bukas. Paano pa magyayabang yung bukas? May bukas, alam mo, may bukas naman eh. Wala akong meron. Ano yung sabihin ng magyabang yung bukas? Masa mga bata, alam na namin itong mga tanda eh. Ano yung sabihin ng pinagyayabang mo yung bukas? Nagpaplano ka. Wala masamang plano, di ba? Pero may sabihin, pagpaplano mo, hindi kasama ang Diyos. At parang hindi ka mahuli. Kung magnanakaw ka, magawa kang masama, ano, mababae ka, wala na, sige. Wala yan. Ay, mga bata, hindi nag-aaral, okay lang yan.
Eh, bukas pa naman eh, saka ako mag-review. Saka ako mag-ano. Hindi mo na mag-church ngayon, may next year pa naman eh. Saka na magtatapat pag matanda na ako, katulad ni Daddy John, kunwari. Ngayon ka na magtapat. At huwag ka, hindi mo alam, pag sinabi, pati buhay mo yan eh. Pinagmamalaki mo, kala mo, buhay ka pa bukas? Pwede mo masabihin, sigurado ako, buhay ako bukas. Hindi mo masabi yan. Kaya huwag ka magmalaki. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Alam mo ba? Alam mo buhay ka pa, alam mo may kalusugan ka pa, may trabaho ka pa sa palagay mo bukas. Sana. Pero minsan hindi mo masabi yun. Kaya point number 6 natin, bakit hindi tayo dapat maging mayabang? You're not sure of many things. Maraming bagay na hindi ka sigurado. Akala mo lang kasi laging andyan. Akala mo, inanay mo, inaabuso mo. Eh, nanay ko, kakita naman yan, mahal ako niyan. Hindi ako papaluin, hindi ako tatakwil. Hindi, di ba? Hindi mo naman nagawa ko sa magulang mo yun. Eh, hindi ako, eh, napuno na sa'yo. Oh. Hindi mo sigurado yun. Di ba? Kaya maggastos ka, ganun. Kala ko, si Papa ay mayaman. Diba? Kaya sinasayang mo mga blessing, bandang uli. Ba't tayo, nasa na yung pambahang ko? Wala na. O namatay si tatay, huwag naman. Hindi mo alam eh. Huwag kayong maging mayabang. Ito, meron pa tayong dalawa dito. Sabi sa Isaiah 10. Sabi po dyan, pakibasa, ready, go. Surely as Moses stood against Midian, you will build him. Or shall the soul magnify itself against him that shaketh it? As if the rod shall shake itself against him that lifteth it up, or as if the staff shall lift up itself, as if it were no more. Yun, so tatlong ano to, no? So rod, actually dalawa lang, yung so, yung rod, pwede ngayon yung rod na nasa so. Okay? Pwede sabihin mo ganun. Pero dalawa yan, axe and so. So, sa panahon natin kasi, we take advantage pag gusto mo ng pulpit, bumili ka na lang garina or yan. So, pero paano ginagawa yan? May nagpaputol ng tree. Okay? So, pwedeng so, pwedeng axe. Ngayon, ang sinasabi dito, kung alam nyo na yung axe at so, yung axe mismo ba, magmamalaki ba daw yan sa tao? Eh ba tayo minsan, parang tayo, ang ginawa tayo ng Diyos, pinapanatili tayo ng Diyos, nagmamalaki ka sa Diyos. Ganun sinasabi dyan. Kasi kung hindi ka gagamitin ng Diyos, hindi ka hawakan, hindi ka papanatili, kung itapong ka na lang, wala ka na eh. Pero napakadalas mga Kristiyano, ganun, kala mo, maglilingkod o hindi, hindi maayos ang paglilingkod, medyo lang, parang nagmamalaki. Alala ko sabi ng pastor gano'n. Si pastor Lai, sinasabi ni pastor Padua naman. Kasi nagkaroon talaga doon ng tanahon. Dami nag-aalisan doon. May pagkakamali din siguro siya. Tsaka yung... Kasi sabi niya, ba't ka magmamalaki sa gawain ng Diyos? Parang gano'ng ginagawa natin minsan. Pag binabaliwala natin, in-encourage tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Ikaw parang kang pag-isip ako muna. Parang gano'n pa. Hindi a-attend, kulang sa atin, late. Diba? Ang bibigay, kulang, or something, or hindi, bahala na. Para na di-despise yung gawain ng Diyos. So, para tayo nagmamalaki sa Diyos, parang ganun. And naalala ko lang, ito kasi lagi na sa utak ko talaga, yung mga false teaching, false prophet, false churches. Nagmamalaki yung mga yan pag dinidisplay nila at yung building nila at yung nagawa nila, pero hindi naman ligtas yung mga tao nila doon. Sinong pinagyabangan mo? Ang Diyos. O yung mga maliliit na lingkod ng Diyos, parang ganun, minamaliit. Yung mga ganun eh. So, bakit mo ba nagawa yung nagagawa mo ngayon? Yan ang pinapaalala sa atin. Huwag kang mayabang. At lalo pag pinagmamalaki mo, talagang hiwalay sa rin. Kaya nalala ng iglesia ni Manalo, puro building. Sa likod nung may dahilan yun. Ano ba ang dahilan talaga? Dahil pinagpala kayo. Diba? At
Kasi lumalabas na sa newsfeed ko yung si Stephen Portik. Oh, yun naman yun. Mga heretic eh. Demonyo nagpapayaman sa mga yun. Pero yung masabi niya, parang kay Buloy. Pero medyo, ano, medyo subtle yung banat niya. Sabi niya, alam niyo ba ang Diyos? Siya yung Diyos. Kaya sabi niya, sinabi niya kay Moses, pag nasa atin ang Diyos, ano ka? Diyos ka rin. Parang ganun sinasabi niya, ha? Amen naman yung mga lukulong follower niya kasi wala, wala. Parang puro ano eh, feel good lang yung mga ganyan. Ang dami niyan. Kaya ang hirap mag-soul winning, ang hirap mag-ganong ginagawa natin. Ganun yung pumupuno sa kanila eh. At kala nila, pag sumusunod sila, nanonood na sila sa TV na gano'n, kala nila, okay na hindi mag-church. Ganong kahirap. Kaya, ayun. So, imagine na parang nagmamalaki yung ginawa at yung ginagamit sa gumagamit, which is hindi dapat. At again, parang inaano nila yan. Yun ang masaklap din, pinagmamalaki pa. Nalala ko yung aming kakilala nga na CCF, ganyan. Okay. Alam niya ng mali, yung pinaggagawa doon, pero parang di siya makabito kasi nga, yaman nun eh. At siguro, iniisip niya, maaambunan siya, ganyan. Ng kasikatan, comfort, ng organization. Good luck naman. Diyan pa kayo? So, tayo mag-iabang kasi hindi mo alam kung anong meron bukas. Never. Kahit meron kang plano-plano sa palagi ko, ganito bukas, ganito yung course ng aking buhay. Hindi pa rin. Gamitin mo lang, may pagpapasalamat sa Diyos. Ginagawa mo, ginagamit mo, kung anong binibigay siya, gamitin mo lang. Never ka mag-iayabang at papansin to the point na yan, nag-iayabang ka na. Hindi mo alam kung nangyayari. Then last po sa point na to, sabi sa ili, Romans 11, ganun din to. Sabi niya, 18 pala, sabi dyan, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. So ito yung inalaman naman sa mga Kristiyano naman, na yes, nagkaroon tayong biyaya sa Diyos, binigyan tayo ng blessing to the point na dati Gentiles tayo, inattach tayo doon sa olive tree, na pinutukoy doon yung kalooban ng Diyos. Ganyan tayo, una, mga Hudyo lang, and then, nagkaroon tayo ng part kasi naligtas tayo, huwag kang mayabang naman. Di ba? Kung sabihin yung mga medyo natisod kasi mga Hudyo ngayon, huwag ka nang magyabang na ano na kayo, hanggang basura na kayo. So, related pa rin yun doon, huwag kang mayabang. Kasi hindi mo alam, pag tinuloy nyo pa yan, sabihin niyan, pwede ka rin alisin ng Diyos. Hindi kaligtasan nyo na, pwede kang alisin sa plano niya, saka sa alooban niya, magmayabang ka. Yun ang sinasabi doon. Kahit ngayon, nasa maayos kang church, ano yung pwede mangyari? Ito, yung pastor nga na nasubok, yung mga followers siya na, dati talagang tuloy-tuloy ang buhay, maganda, soul winning. Kasi nasubok yung church nila, kailangan nilang mag-decide. Kasi inaakusahan yung pastor nila na, inaabuso daw yung mga anak, kasi pinapalo. Abuso ba yung palo? Well, depende naman kung ina... Diba? Meron din ano eh. Meron din thin line of distinction doon na kailangan din maitindihan. Kaso nung tinitingnan na, parang pinapalo nga, pero spoiled to mga to eh. Hindi mo gagawin sa magulang mo yun. Dapat ah. So ngayon, ano nangyari sa iba? Na-divide sila ngayon. Yung iba ay hindi na sumuporta. Anong gagawin mo ngayon pag ganun? So nasa maayos kang church, dahil may chismis na kumalat, na maaaring totoo, maaaring hindi, maaaring kalahating totoo, hindi mo alam. Naalis ka ngayon doon. Kaya huwag niyong pagmamalaki na sigurado ako. Simula ngayon, hindi ako maalis sa church. So sana nga. Kaya nga, aralin mo yung dadong aralin. Pray, and then, develop mo yung character mo, Christian character mo. Para pag dumating yung ganong klase ng pagsubok, hindi mo na-expect yun eh. Na-exip mo ba yun na yung anak pala ng pastor, mga spoiled brat pala, loko-loko, tas bandang uli, mayroon palang plano na mag-rebelde, gano'n. Hindi mo alam yun eh. Ang saya ng buhay eh. Bandang uli, mayroon palang gano'ng thought, no? Oh, so yun. So kaya, boast not thyself of tomorrow. Yun, okay, ulitin ko lang ha.
Bakit di tayo dapat mag-ibang? Number one, it's wicked and evil. It encourages covetousness. The Lord hates it. It places your confidence in the wrong things and matter. It's almost always associated with sin and pride. And then, you're not sure of many things. Di ka sigurado. Huwag kang mayabang. Next. Acts 5:36. Anong kwento dito sa Acts? Mga likod ng Diyos. Chapter 5. Ito yung anong tagpo to? Nagpipreach yung mga apostol at matapang sila kasi alam nila sa Diyos talaga sila. Ngayon, hinuli sila. Ngayon, itong mga Hudyo, kahit pa paano may rules naman niya, kaya ang tumindig dito sa Gamaliel, siya yung ginagalang nila dun eh. Kahit pa paano, ginagalang. Ginagalang talaga. Nabanggit siya ilang beses dito eh. Naging teacher ni Paul ito. Kaya sabi dito, before kayo magbasa, ready, go. Lord, before these things, most happy to us, most seeing himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all, as many as obeyed him, were scattered and brought to nowhere. Okay, so kinukumpara ngayon yung movement ng mga Christianity sa isang movement na sinimulan nga na si Judas. Man may Judas pa dyan. Ibang Judas yan ha. So, Judas. So, sinasabi dito, mayabang to boasting himself to be somebody. So, may mga ganyan. Kaya si Kibulo, sana mawala na yan. Sana matuluyan na. Sana lang. Para maging ano siya, cautionary tale. Doon mo tayo papalit pa rin dyan eh. Sinasabi dito, pag mayabang ka, namatay siya, ano nangyari sa movement niya? Kung sa Diyos yung sabi dito, mamaya later, sasabihin ni Gamaliel yan eh. Yan. Kaya sabihin nyo, iwasan nyo itong mga taong to, yung mga Kristiyano, sina Peter and John, and then apostles. Bayaan nyo lang sila, kasi kung walang kwenta yan, hindi sa Diyos yan, mawawala lang yan. Yun ang sinasabi nyo, alam natin na hindi ganun. Kaya hanggang Kristiyano, hanggang sa panahon natin dito. So kaya ang point, pero point natin dyan, kay Judas, boasting himself to somebody, bandang huli, ano nangyari sa gawain niya, sa kanilang sama, nawala. Ganyan ang yabang. Sa umpisa lang. Sa umpisa, ganyan po yung ibang business. Kung napansin nyo, yayabang yan, paiya-hype lang. Uy, may ganda produkto. Anong produkto yun? Panghugas ng gulay. Tagal na natin. Alam nyo ba yun? Hindi nyo nabutan yun eh. May ganun. Talagang commercial pa yun sa, hindi ko makakalimutan yung anong yun. May commercial sa Itbulaga. Buong Itbulaga, pinaano mo, ipopromote yung ano mo. Ibig sabihin, malaking binaya doon. Meron tayo po ng produkto at sigurado ito yung tatangkilikin kasi lahat tayo naghihugas ng gulay eh. Pero kailangan mo ba yun? Tubig at sabon kung parang sabon siya na hindi daw sabon. Parang ganun. Mabandang huli, wala na. Hindi nyo kakilala, di ba? So, yeah, maraming produkto. Nabagitan na ganun yung Nokia kanilang umaga, di ba? So, huwag kang mayabang. Ang point natin dito, ang kayabangan, it leads to failure. Yan. Ano sabi sa Bible? Sa pride. Pride cometh before destruction. And a haughty spirit before fall. Ano maganda sa mga bakla, di ba? Doon ngayon, binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon, magyabang na magyabang. Darating yung panahon, hindi na sila makaka-forma rin. Darating yan. Mayabang, may ka, ano pupunta niyan, failure, o mawawalaan sila. Yun lang, mabilis lang yung point natin dyan. Number 7, it leads to failure. Huwag kang mayabang. Alam nyo na sa newsfeed ko rin, ganun, yung nagmamalaki ng una. Takbo, ay, lamang na ako sa ano. Ganyan-ganyan, andun pa yung finish line. Eh, yung na, pangalawa pala, hinahabol siya. Ganyan siya, biglang inabutan ng... Aga mo nagyabang kasi. Diba? Huwag tayong gano'n. Kahit yung mga bata din. Ngayon lang. Ngayon. Top 1 ka. Top 2. Top... Minamalit mo yung mga classmate mong ano. Mga bulakbol. Hindi. Ang haba pa ng buhay nyo. Huwag kang mayabang. Hindi mo alam. Baka maging boss mo pa yun. No. Nangyayari po yun. Hindi rin lagi positive. But anyway. Yun ang reality ng buhay. Number 7. It leads to failure. Number 8. Mabalik tayo sa Romans.
So, we move forward tayo sa Romans. Kayo, ako na muna, no? Hindi, kayo na muna. Ready, go. Ayan, actually, pupunta tayo sa salvation, pero yung huling point natin eh. Ihuli ko na nga ito. Hindi, sige. Sa isa na ako ito eh, pinagkasunod-sunod. Masabi dyan, so sa Romans 3, kanina Romans 2 tayo, context doon syempre yung salvation by works. No? So dito, sa 3, pagkatapos nyan, itong verse lang pala, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So kasi ganito po yan, para sa last ano natin, point natin, yung gawa nating nagagawa at maganda, pinagmamalaki na iba yan, kaso hindi na naalaman, pagdating sa kaligtasan, hindi nga by works. So ngayon, kung pinagmamalaki mo, yung paggawa mo ng kabutihan, ng batas, sumusunod ka, maganda sana yun. Again, mayroong ibang application yun eh. Pero pagkaligtasan, sabi dyan, it is excluded. Wala kang ipagyayabang. Di ba? Kasi nga, regalo yun. Kailangan mo nang tanggapin. Kaya mag-iingat ka, huwag kang mayabang. Walang patutunguhan yan, lalo sa context ng kaligtasan. Nasaan yung pag-yabang mo? Ano, yabang ka pa? Walang kwenta, kaya bilisin ako na lang. It means and amounts to nothing. Walang kwenta yabang mo. Kahit sa palagay mo, nakatake advantage kasi na-impress sila sa akin. Oh. Pinakita ko sa Facebook, ang saya-saya ng buhay ko kahit miserable pala yung buhay mo. E, usap na yung mga filter. Hindi ko kayo tinitira kung gumagamit kayo nun, ha? Pero, huwag na rin, di ba? Alam mong peke na eh. Masabihan ka lang, yung ganda mo, pero... Lalo yung mga AI ngayon, di ba? Ilalagay lang yung mukha mo doon. Ginawa ko ng ganun siya na eh. Siya na eh. Si ganun, di ba? Cartoon application na siya. Download mo. Tapos yung mukha mo ipapalit doon sa vida, di ba? Ano yan? Nakakatawa, nakakatawa. Huwag namang so. Face off, ano man yun. So wala yan. Bandang huli, natawa ka ng ano. Mamaya, wala na yun. Actually, pangit ka talaga. Hindi ka na dapat nangarap, di ba? Hindi. Actually, maganda naman, pogi naman tayo sa harapan ng Diyos. Eh. Lalo, ginagawa mga kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Ano, nag-soul winning. Amen. Gusto kayo samahan, eh, pero minsan sinusubukan ko rin kayo na usang palo kayo. Poging-pogi na kayo nun. Hindi kailangan mag-face off. Okay, next. Ito ay medyo matagal na point. Okay. So ano pa, bakit hindi tayo dapat magyabang? Papansin, kasi wicked and evil, encourages covetousness, the Lord hates it, it places your confidence in the wrong things or matter. It's almost associated, almost always associated with sin and pride. At hindi ka sigurado kung ano mangyayari sa bukas. It leads to failure. It amounts to nothing. It means and amounts to nothing. Pero, ito na yung medyo, ano, sabi sa 2 Corinthians. Bakit di tayo dapat mayabang? Ibasa, ready, go. But we will not boast of this without our measure, but according to the measure of the room which God has distributed to us, a measure to which we bend unto you. Verse 15. Not boasting of things without our measure, that is, other men's labors, but having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly. Intindihan nyo ba? Lalim, pero ilang beses na-mention yung measure? Bukod sa boasting, yung measure. Anong measure? Kasi sabi ko kanina, hindi naman masama minsan na, di ba? Si Paul sa Galatians, hindi naman siya nagyabang, pero binanggit niya lahat ng credential niya doon. Nag-aral ako, Pharisee ako, kasi nga, ine-examine siya eh. Parang yung pastor na, yun nga, controversial, sabi niya, hindi siya mayabang, pero nung sinasabihan na siya, hoy, bumaba ka na dyan, hindi ka qualified dyan. Ha? Ito yung ginawa ko, inisa-isa niya, hindi sa parang mayabang, para lang malaman na nag-examine sa kanya, sila pala yung mali.
sabihin nyo yung dami kong ginawa mabuti, biglang ganun lang, bumaba na ako, ganun. Kahit si Pastor, may gumanyan kay Pastor, hindi ko lang sabihin sa inyo. Pero, kasi nga, minsan ganun ang pagsubok. So, ano yung point natin ngayon? Bakit binanggit yung measure, 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 ganito yan? Minsan, kailangan nating sabihin yung talaga na-accomplish natin. Hindi para magyabang, sakto lang. Okay? Kaya sabi niya dyan kanina, but we will not boast of things without our measure. So, magbo-boast ba sila o hindi? Nakikinig pa ba kayo? Ha? Ulitin ko ha. But we will not boast of things without our measure. Hindi kami magmamalaki nang hindi ko naman talaga nasukat. O hindi tamang sukat. So, magmamalaki ba siya o hindi? Yun. Magmamalaki, pero tama lang. At sabi ko dyan, but according to the measure of the rule which God hath distributed unto us, sa Tagalog, eh kung binigyan talaga ako ng Diyos ng talino, hindi ko sabi matalino ako, eh, paano mo nasabi yan? Isang iba, hindi na naintindihan, ikaw naintindihan. Eh, naintindihan mo talaga, sabi mo pa, hindi ko naintindihan, o naintindihan mo? Eh, kung naintindihan mo talaga. O, syempre, kailangan mo sabihin, o. Di ba, minsan kaya tayo, minsan sabi tayo, ang tanga naman ng kulto na to, sabi nila, ganyan. Eh, talagang mali eh. So, minsan, ang tanga nito, sabi mo, ikaw magaling. O, eh, syempre, naintindihan ko eh. O, di mo nakita yon? Ay, yabang mo naman eh, nagmamalay ka eh. Sandali niya eh. Ang Diyos ang nagbigay nun. At saka, alam niyo, kung humble kasi ka ngayon, ikaw yung matututo, hindi yung mayabang. Umpisa pa lang, mayabang na. Hindi tayo ganun. Pansinin nyo, kaya ako pinagmamalaki yan, minsan, hindi ko naman nakuha yun agad-agad. Pinanganak ako, magaling na ako. Baptist ako eh. Baptist? Hindi eh. Katolik nga ako dati. Unti-unti lang ako ni Pastor, ng mga kapatid. Unti-unti yun. Walang kayabangan doon. Pero talagang na-train, natuto, naakay. So pwede ko sabihin, mali yung katangan yung kasi. Kaya andun sila, kaya yung mga Katolik gano'n, ba't sila niniwala sa ribulto? Doon din ako dati. Wala, witchcraft lang naman tayo eh. Pinanganak tayo, kasi sinakop na yung mga ano na, yung Pilipinas eh. Tapos bigla ako, lahat kayo Katoliko. Nahanga ka ba doon? Eh, sabihin mo, katangan yan. Naloko kayo, malis kayo dyan. Ay, yabang, di mayabang yun. Sakto lang. Kaya sinabi mamaya sa 15 nyo, ganun din, not boasting of things without our measure. Nagbo-boast pa rin. Pero hindi lagpas-lagpas. That is of other men's labor. Ganda niyan, yung Catholic, yun, nagmamalaki niyan. Kami ang nagbigay ng Bible. Kung wala kami, wala kayong Bible. Paulit-ulit yan. Ang yabang, baliktad. Sinusunod nga nila yung Bible eh. So pinagmamalaki nila, hindi nila ginawa. Yung sinasabi dito. Sinasabi ni Paul, hindi kami nagmamayabang na hindi naman kami nagtrabaho dyan. Eh paano pag ikaw talaga nagtrabaho? Sabihin mo, para ikaw yung magbigyan ng credit at alam ng ibang tao, kaya pinagpala yan, nagtapat yan, nagsipag yan, para gayahin din nila. Hindi yabang yun. Yan ang sinasabi dito. Eh sabi, but having hope when your faith is increased, kaya in-encourage ka, tinuturoan kayo, ito kaya parang wala kayong alam, di ba, sa Bible. Sa ngayon yun? Pero pag tayo, pag naging Christian, later, mag-enlarge yan according to our rule abundantly. Pagpapalain kayo ng Diyos, pwede ko sabihin sa inyo kasi nakikita kung paano kayo sumunod sa Diyos at hindi. Amen. Kaya pwede sabihin din, lagi sinasabi mo sa ganun yan, ako, kilala ko dito pagpapalain. Kasi ramdam niya yun eh, yung pasto niyo, kung sumusunod kayo, masaya kayo, sa pagiling ko, nagtatapat kayo, hindi kayo kumukontra, nang hindi naman dapat, ramdam yun, ang pasto, alam niyo ba yun? Saka mga kapatid din. Ang ganda nitong point na to, pero marami pa tayo ibang point ha. Ito, so to preach the gospel in the regions beyond you and not to boast of another man's line of yun na rin yun. Yan sa sabi ito, magsipag lang tayo, hindi yung tipong eh kaya na maraming ano dyan eh, maraming, kaya maraming member yan kasi pumalit lang na pasto yan, mga ganong ano eh. Iba, yun ang idea, yun ang gustong gawin. Hindi akong papasto kasi mahirap yun. Antayin ko na lang mamatay si pasto. Eh, pag malaki na yung church nyo. Iba, ganun. Ganun exactly yung ginagawa. At yung mga Calvinist, ganun din daw yun. Kasi nga, hindi naman mga soul winner yun eh. Kaya tinatarget lang nila yung mga taong andyan na, mga church goer na.
biglang gagrab. Kaya may isa sa trabaho na, meron kami tinatawag na credit, ano ba yun? Credit grabber. O sino nakaisip niya ng talino? Ako po. Pero hindi, nakita yung isa, ako nagsabi nun ha. Diba? Ako yung gumawa nun eh, lalo sa programming, copy-paste yan eh. Amen? So, huwag natin gawin ganun. Pinagmalaki mo, iba pala yung gumawa. And then, wala pa yung point ha. Mamaya, bagay kita yung point natin. Ano yung point natin dito? 2 Corinthians 11 naman. Bakit di tayo dahil mayabang? Ako muna, and again, I say again, let no man think me a fool, if otherwise yet a fool receive me, that I may boast myself. Magyayabang ba siya? Konti lang. And then sa James 3.5, last na sa ating point. Ako, mahulaan niyo yung point natin. Even so, kayo magbasa. Ready, go. Even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little part can. Kanina, a little, boasting, ito naman, great. Ay, hindi lang yan, grabe yan, magsalita. Great things, how great a matter a little. So, anong point natin? Pagdating sa mga bagay sinasabi natin, so again, minsan kailangan sabihin yung ano eh, magaling talaga. Ayaw na kayo nagsikap, nag-aral, at natutunan ko. Minsan kailangan sabihin yun. Iba naman, kahit di na ito, nasasabihin yun. Iba rin yun. Kailangan mo patunayan, kaya minsan tinatanong, paano mo nasabi yun? Yan. Kung talaga natutunan niya yun, kaya niya ipaliwanag yun. Hindi tatakbon yung ano, tanong. Anong point natin ngayon? Huwag ka mayabang kasi yung mga nakita natin sa verse natin, measure, and then little, and then great. Ibig sabihin, meron lang tama. Pag nagyabang ka, ano yung mawawala? Yung balance. Kaya kung lang sinasabi naman yung magaling mong ginawa, kung talaga meron, para matuto yung iba, para gayahin at pagpalain din sila. Pero pag nagyayabang ka na, wala na yung balance. Ang nakikita lang, kaya ka pinaliwala kasi yabang mo eh, magyayabang na rin ako. Hindi. Dapat kaya ka pinaliwala, nakita lang totoo sa buhay mo yon, ginawa mo talaga yon, and therefore, gusto nilang gayahin yun dahil doon. Gusto mo maging katulad mo. Hindi dahil nagyabang ka, sinabi mo yung tama lang. At again, kung nagyabang ka, sakto lang. Nasa measure lang. Then, hindi katulad dito sa James na sobra-sobra. Okay, kaya, number 9, it leads to imbalance. Bakit huwag tayo mayabang? It's wicked and evil, encourages covetousness. The Lord hates it. The Lord hates it. Number 4, it places your confidence in the wrong matter and things. Number 5, it's almost always associated with sin and pride. You're not sure of many things. It leads to failure. It means and amounts to nothing. And then it leads to imbalance. Okay, mayabang. Akala mo minsan kaya naniwala yung kasi nagyabang ka. Ang dali pala manloko ng tao eh. Oo, minsan. Kaya gusto mo ba yun? Paano ka na-found out kanila? Wala kang integrity. Yabang mo lang pala. Ginagamit mo yun sa advantage mo kasi ikaw yung nasa platform ngayon. Kala mo pag nagsalita ka, susunod dyan. Eh, minsan ka talaga sumusunod. Pero pag nangyari sila, mali pala, bakit tayo naniwala doon? Yabang lang pala to. Ano mangyari sa'yo? Ubus ka ngayon. Ubus agad na talagang zero. Zero credibility na yan. Wala ka na. Lalo kang nawalan. Magyayabang ka pa? Nakakuha niya yung takbo ng ano natin. Huwag ka na mayabang. Huwag ka na magpapansin. Ay, gusto kong magkaroon ng ano eh. Asawang Amerikano eh. Kaya post ako ng post ng ganyan, ganyan. Alam mo, lahat Amerikano, maayos. Kasi alam ko yun, ganyan sa atin kasi ngayon yung mga dating platform, ganyan na eh, ngayon, Facebook kasi. Kala nyo lang yan. Mag-pray ka, ilang sinasabi nito, maayos sa asawa. Pray mo talaga, as in iyak mo, load mo sa Panginoon. Kasi maniwala ka. Pag nayari ka dyan, miserable yung buhay. Hindi, makukuha yan sa pakyut at sa ano.
ang dami nung pumipila na siguro to. Wala pa rin. Kasi hindi yung basta-basta gano'n. Nagmumurang kamatis ka na. Wala pa rin. So huwag kang mayabang, huwag kang papansin. Papansin ka sa Diyos. Paano magpapansin sa Diyos? Gawin mo yung kalooban niya. Kasi hindi mo siya maluloko eh. Sa Diyos ka magpapansin. Kung gusto mo ng blessing, magtapat ka. Alam na niya, tapat talaga to. Pagpalain ko kaya to. Amen? Amen. Okay, and then last. May kinalaman to kanina sa point number 8, no? Pero sinimplahan ko sa 8 eh. Pero may kinalaman to sa kaligtasan. Very famous verse. Alam niyo Ephesians 2:8-9? Ano sabi doon? For by grace ye are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Ang kaligtasan natin, pinaka-importanting bagay na makakamtan na dapat natin makamtan, by faith, walang yabang doon. Hindi mo pwedeng ipagmalaki kasi nga, regalo, re-receive mo lang. Mamalaki ka ba doon? Ngayon, ganito, pag mayabang ka, ano mangyayari sa'yo? Sanay ka na magyabang. Hindi sa'yo sapat yun. Ay, ganun lang. Ganyan po yan. Kaya hirap na hirap yung iba intindihin yung doktrina ng Bible. Amen. Dati nga, magpasalamat na lang tayo. Ganun kasimple. Libre na. Kailangan mong tanggapin. Eh, mayabang nga eh. Ay, walang dating yan. Dapat ako yung ano. Kasi, kaya ako naligtas kasi yung bait ko. Hindi katulad nyo. Yabang. O, ano mangyayari? It leads... Hindi pa actually matapos dito, pero last na point na ito. No? Bakit hindi tayo dahil magyabang? It leads to false teaching. It leads to false beliefs. Dahil ang yabang mo, kailangan baguhin mo yung buong mundo dahil sa yabang mo. Pati aral ng Diyos, ng Biblia. Kasi hindi sapat eh, ang grace. Ayoko niya, gusto ko. Doon di mo nasabihin yun, syempre. Pero parang yung puso mo lumalaban sa ganung turo na tama naman. Sa yabang mo eh. At ang gusto mo pakinggan yung mga yan, sorry, ano, lahat na mayabang, hindi kasi mayabang ka rin eh. Mapansin ka rin eh. Sino nung mahiniwala sa, sino nung ano, ma-impress sa akin kung regalo lang, tinanggap ko lang. Walang, may impress talaga. O, salamat. Magtapat ka, ang Diyos ang ma-impress sa'yo. So, number 10, it leads to false beliefs. Ulitin ko na lang, and then meron tayong mga, yung finale natin. Anong dapat natin gawin? Ano yung tamang pagbo-boast? Okay, usipin ko lang ha. Ulitin ko lang. I mean, reasons why we should avoid being boasters, papansin, attention seeker. Number one, it's wicked and evil. Number two, it encourages covetousness. Number three, the Lord hates it. Number four, it places your confidence in the wrong things of matter. Mayabang ka, ibang yung confidence mo, ilalagay mo sa ibang bagay like money, at kung ano may advantage na meron ka sa kasalukuyan. Number five, it is almost always associated with sin and pride. Hindi lagi, pero madalas. Number six, you're not sure of many things. Huwag kang mayabang, di mo alam mangyayari. At ang Diyos kasi parang inaagaw mo ng glory pag nagmamalay ka. Okay, ganyan yan eh. Number seven, it leads to failure. Number eight, it means and amounts to nothing. Baliwala rin pala yan, huwag mo nang gawin. Number nine, it leads to the imbalance. Yung magandang point natin kanina, sana nakuha nyo. Kamayabang kasi may allowed na ano naman dyan, degree. Pero kung mayabang ka, mabaliwala yung balance na yon. Iba naman, sobrang humble naman kunwari. Wala akong kwenta. Wala akong alam. Minsan, okay din naman yung pag... Ang tawag dyan po yung rhetoric po yan eh, di ba? Minsan sinasabi ko rin yan para lang ma-emphasize yung rag. Kabutihan ng Diyos. Ako ay napakasama ako. Tama rin naman eh. Pero pag lagi na lang ganun, ano ba? Wala na rin balance. Wala akong alam. Imagine mo, sinabi rin po ng mga preacher sa Bible, pero sakto lang din. Pag again, may pinopoint sila. Pag nakuha mo na yung point, huwag nang ulit-ulitin lang. Okay? Kailangan magkaalam tayo. Ba't ang mainiwala sa'yo, makikinig yun, wala akong palang alam eh. And then last is, it leads to false belief. Huwag ingat. Mayabang ka, pati yung paniniwalang simple lang at maganda na babalihin pa. So, as a finale, ano yung mga gandang boasting? Marami, hindi naman gano'ng karami, pero marami rin. So, number, ito yung verse natin binasa kanina ng umaga.
Sabi sa Psalms, pwede tayong magmalaki, pero hindi yung maling pagkamalaki. Kasi ang pagmamalaki natin dito, mga tamang bagay, and therefore, parang hindi rin tayo actually tayo nagmalaki. Baga, pinuputso mo lang. Parang ganun sa Facebook, oh. Anong post mo? Anong magandang verse? Ayan, John 3:16. Ay, nagmamalaki, hindi naman, di ba? Huwag namang araw-araw, huwag namang... May basa? May? Yun. The humble shall hear thereof and be glad. Kaya alam mong ibang klaseng boasting to, yung sinabi sa bandang huli. Sabi niya, magmamalaki ako sa Panginoon. Hindi na negative way. Sabi niya, kasi the humble, pag narinig nung humble, pinagmamalaki niya, siya yung naligtas. Ay, yabang naman ito, paano siya naligtas? Wala siya magawa, pero siya yung nanampalataya lang sa tapos na ang ginawa ng Panginoon. Ako ganun din, ay, okay yan. Pag narinig ko yan, matutuwa ako. Kasi humble ako, humble din siya. Pero pinagmamalaki niya yung humble niya. Agas ba yun? Yung tamang context, ha? Oh. Matutuwa, sabi sa Bible, ano pa? Ang dami nito, actually. Natapusin natin dito. And then, si Paul, marami siya nasabi. Psalms 44, 8. Sabi po dyan, in God we boast all the day long, mayabang, and praise thy name forever. Hindi, ang pinagmamalaki niya yung Diyos. Kasi talagang ang Diyos ay dapat purihin. Amen? Kabaliktaran ang ginagawa ng iba na baliwala sa kanilang Diyos. Kaya siya sabi siya, umawit tayo, maawit na tayo dito, ina-encourage tayo, ang ganda ng awitin, sabay-sabay tayo. Eh, feeling niya, syuma-syuma tayo, yun ba totoo? Hindi naman. Sumabay ka na rin, magpuri tayo sa Diyos. Pag malaki natin, okay, ang hirap kasi walang ibang word na ano eh. Ito, sinabi nito, boast eh. So, parang pinagmamalaki, kasi tinataas natin ang Panginoon. Yun yung tamang pagmamalaki. Hindi siya worldly, okay? And then, marami pa dyan sa 2 Corinthians, ito puro New Testament na. Sunod-sunod ito kay Paul. Sabi dito, for I have boasted anything of him. For if I boasted, kung nagmalaki man ako, I am not ashamed. Ayun, tigas naman ang mukha ito. Pero kasi hindi. Sabi niya, but as we speak all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth. Sumisigaw ka ba dyan, preacher? Pastor, eh, totoo eh. Iya ba? Hindi, totoo eh. Paano sabi nga, Baptist lang ang tama? Hindi ko sabi, Baptist ang tama. May, oh, alam niyo naman tayo dito, di ba? Wala ko sinabing ganun. Pero yes, alam sa Panginoon, karamihan ng Baptist, malapit talaga. Kasi nga, I believe, yung pinasa sa atin, pinanindigan natin, tinuloy natin. Puro Bible tayo. Kaya, nagmamalaki tayo. Ano ba? 9, 8. Nagsunod to. Ganun din niya. Wherefore show ye to them before the churches. So, pakita nyo the proof of your love and of our boasting on your behalf. Sabihin nito, mahal ko kayo. Nasasabi niya yun kasi alam niya, totoo yun. Pinatunayan yung salita niya. Tsaka yung mga kasama niya, totoong likod ng Diyos. Pag sinabi ko, mahal ko kayo. Totoo yun. At huwag niyo sasabihin, hindi kayo parang artista, parang politiko na, mga kapatid, mahal ko kayo, iboto niyo ako. At maglingkod ka muna. Ako, hindi ako tatakbo. Okay? Tinugdukan ko na yun. Pero, kung napansin nyo doon, magmalaki nyo pa kasi totoo naman, parang yung sasabi. Chapter 9 naman, ganun din. Sabi dyan, for I know the four words of your mouth, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many, yet have I sent to Bethlehem, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready. Ano yung binoboast niya dito? So, hindi binanggit dito, pero parang ang binabanggit niya dito, pwedeng yung paglilingkod niya dyan. Ayan, as teaching the ministry of the saints. So, may pinagmamalaki siya. For example, may na-train akong isang pastor, batang pastor, soul winner. Itong taong to, ganito yan. Pag sined natin niya, maglilingkod sa Diyos yan, hanggang mamatay yan. Huwag agad. Pero, okay yan. Pinagmamalaki mo yung tao, kasi na-try natin yan eh, sabi dito.
kung ano man yung sinasabi ditong kahandaan at paglilingkod na ginawa niya, pinagmamalaki niya yun, pero sa tamang context. Okay? Dalawa na lang. Chapter 10, 8, ganun din. Sabi dyan, for though I should boast somewhat more of authority, which the Lord has given us for edification and not for your destruction, I should not be ashamed. Ganun na naman. Magmamalaki na naman siya kasi yung pagmamalaki niya, una, totoo. At totoo, may authority siya. Kaya hindi niya ginagawa yung para masira ibang tao. Yun ang magandang sinasabi niya yun. Minsan kailangan niyo, minsan kailangan... Man, may nagmamalaki dito. Yung naalala yung pastor, ganun naman. Sabi niya, hoy, mali ka! Paano mo nasabi? Wala pang isang buwan, dalawang buwan na pastor yung kinalaban yung veterano na. So again, hindi ko sinabing laging tama yung matanda. Hindi lagi, pero malamang, madalas. O ikaw, dalawang taong ka pala, magmamalay ka na. Sabi siya, hoy, kumain ka muna ng ano, pastor ka muna ng 10 taon bago ka magsalita ng ganyan. Minsan may point din yun, okay? Nilagyan ako ito sa inyo na ano, sinabi na ako ng 29 years siya na gano'n. Eh, supportado naman yung posisyon ko doon ng iba din, hindi lang ako. Okay? May confidence sa akin. Pero huwag kang mabasyadong mayabang, pero minsan kailangan magyabang para maintindihan nila na yung mali din nila. Okay? So, pasok na naman tayo sa balance kanina. Last! Sobra tayo ng saglit, ha? Mga mabuting klase ng pag-ubos, Sergeant. As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting. So, nagbo-boast ba siya? Wala nga daw mapahinto sa kanya eh. Pero yung sinasabi niya, boasting dyan, ay ito. So, yung tinutuwa niya, rob other churches. Ibig sabihin, nagbibigay siya, giver siya, pero minsan kinukuha niya yung pondo sa ibang church. So, in-encourage, magbigay tayo, kailangan ng kapatid dito. Magbibigay ngayon to. Bibigay sa inyo. Oh, pinagmamalaki mo yung binigay mo, hindi naman, pero ako talaga ang ano niyan. Kahit ano yan. So, again, hindi siya nagmamalaki para magyabang lang, pero dahil totoo naman yun, para gayahin din ng iba. Diba? Minsan, isa yan sa mga mahirap ipagmalaki. At hindi din dapat yung giving, diba? Pero minsan, nagmamalaki. Minsan, yung iba kasi, siguro, hindi na-appreciate. Alam niyo ba, sa akin yung ano, ako nagbigay niya, huwag na. Yan ang pagmalaki. Unless kailangan. Baka naman may nagsabi sa'yo, anong silbi nito? Ito, nagbibigay ba ito? Hindi. Ikaw, nasa yun eh. Pag nakita mong inaalipusta ka, at nasa ano naman, sa timing naman, no? Sa lugar, nasa yun yun. So, kaya nga inaral natin to. Okay, so papansin ka ba? Sana hindi. Now, again, kung kailangan, hindi yes. Pero iwasan natin yung talagang mabansagang kang attention seeker. Ito na naman, ang lakas naman ng hangin. Ano lumalakas yung hangin dito? Ang giniginawa ko, yung pala may mayabang dumating. Huwag ganun. Ngayon, pangit ng ganun. Ano. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray. Nakuha namin balance dito, Lord, din. At yes, hindi naman namin nahayaan na yung katangahan, Lord, ay mamayag pag minsan kailangan namin sabihin yung totoo at mas karapat-dapat minsan dahil hindi naman ito ginawa namin, sarili lang namin. Sa tamang context, Panginoon, but sa maraming paraan, Panginoon, hindi namin kailangan mag-ibang. Pag natitempt kami, Panginoon, feeling namin, hindi kami kasi napapansin, hindi kami na-appreciate, Panginoon, na resist namin yung temptation na magbalaki mapansin. Dahil lahat naman ng bagay, alam nyo, at therefore, kayo pa yung bibigay ng due blessings and rewards. So, tiwala kami sa inyo, Panginoon. Hindi rin maging tisod sa iba. Especially, Panginoon, yung culture ngayon sa panahon namin, lahat sa mga kabataan, iwasan po tuloy, malaking, mapansin, Panginoon. Wala pala itong kwenta, Panginoon. Napahamak pa actually kami. So, salamat at walang kilala kaming ganito ngayon dito. But, nonetheless, Panginoon, I pray na iwasan namin to learn. Hindi hangaan yan. At yung kabaligtaran ng gawin namin, Panginoon, yung sinasabi dito na medyo
kalinhaga, na sinasabi, nagmamalaki, pero actually hindi. Nagmamalaki namin yung biyaya, pinagmamalaki namin yung katuwiran nyo, katotohanan nyo, ito yung pinipreach namin, at tinusuportahan, at patuloy na papalagaan na Panginoon. Alam po, Lord, again, kayo mag-ingat sa bawat isa, mag-bas-bas, mag-ingat sa buong linggo na naman, may salasang blessing, tektahan nyo po, Lord, kami, ingatan, kayo malalatin. In Jesus' name we pray. Amen! Amen.